Hello, what's up mga katukan at magandang araw sa inyong lahat. So, nandito na naman tayo ngayon sa ating munting manukan kasama ng Native Chicken. So, ngayon po, isitatalakay po natin kung bakit po tayo nakafocus lang talaga sa lahi ng mga native na manok. So, ito po yung rason kung bakit nagustuhan po natin yung native na mga breeds. So, ito po. So, ngayon po mga katukan, ito yung mga native natin. So, next time po, yan, may mate pa. Nagalit pa yung isa. So, next time po mga katukaan, kukunin na po natin yung mga ano, yung mga Rhode Island Red, yan. Yan po. Hindi na po natin sila paramihin dito. Kasi nga po, hindi po advisable na may mga ganitong lahi dito sa atin. Kasi nga po, hindi po yan naglilimlim. So, yun. Isa sa mga rason na kukunin natin yan dito. Eh, kasi hindi po yan naglilimlim. So, nakakross lang po yan sila. Kasi nga po, yung Rhode Island Red is pure po yan na breed na Rhode Island. So, hindi po yan naglilimlim. Kaya, yung gagawin natin, i-dispose natin yan sila. At saka, may lahi na naman yan sila dito. Kasi nga, yung mga CCO nila, nalimliman na yan sa ating mga native. So, kaya yun. So, yung focus na natin dito is yung mga manok na maglilimlim lang. So, yun. At saka yung pabo rin, hindi ko na rin gusto na nandito pa to. Kasi nga, yung ibang mga tandang natin at saka pabo, nag-aawayan sila dahil sa pagkain minsan. So, yan, nadidisturbo yung ibang lahi. So, kailangan lang talaga focus tayo sa isang lahi. Native, native lang talaga. At saka heritage, heritage lang talaga. So, next time siguro sa iba natin na area, pwede tayo maglakay doon ng mga heritage. Pero sa ngayon, more on native lang talaga tayo sa ngayon. Kasi nga po, hindi po tayo gumagamit ng ano? Hindi po tayo gumagamit ng mga incubator dito. So, yung ginagamit lang natin is yung more on natural hatch. Gamit yung mga inahin natin. So, kaya yon nagustuhan ko po yung pag-native na alagaan. Kasi nga po, libreng-libre na po sa pag ano, kahit walang kuryente, pwedeng-pwede po silang makaproduce ng mga itlog sa tulong ng ating mga inahin dito sa ating manukan. So, atin lang gagawin is yung paramihin lang natin talaga yung pugad nila. Kasi sa dami ng ating inahin dito, siyempre, yung ibang yan, yung ibang manok, maghanap yan sila ng mga paitlugan. So yun, kung kulang po yung paitlugan natin, yung tendency po is ano po, hindi po yung iba magsasabay-sabay ng mga itlog sa isang paitlugan. So hindi tulad nito, maraming paitlugan. So kapag maraming paitlugan po, yan, tulad niyan. Dito wala pang itlog. Saka dito, saka ng itlog dito. Ayan. At saka dito rin. So, yan. Kailangan talagang marami na paitlugan para rin ano, may marami silang options sa kanilang pagpapangitlog. Kasi nga po, kapag wala po silang options sa pagpapangitlog nila, hindi po yan sila dadami. So, yun. Ito rin, may nagliling na. At saka dito, yan, dami na rin. So yan, maraming paitlugan dito. Yan yung purpose natin, kung bakit natin pinarami yung mga paitlugan ng ating mga manok. Yan po, yung ating inahin. May trangkaso po tayo, kaya anong nangyari. Iba yung boses natin ngayon. So, yan po. Wala pang mga itlog masyado. Kasi
bagong ano lang po tayo, lipat sa mga ibang itlog at saka yung mga manok natin na mga matatanda na atin ang idnis po para wala na pong disturbo dito sa ating manukan. Kasi nga po yung iba kumakain ng itlog, napaka-disturbo talaga nun sa ating manukan kapag ganun. So yung ginawa natin is ano lang talaga. So yun mga katukaan, may next na generations na naman tayo dahil mayroong mga sisiyo na naman tayo dito at saka nandun yung mga manok na nakakulong dun sa ano, mga manok na naglilimlim na. So ilagay na natin sila dun para ano rin, para makalimot sila sa kanilang mga itlog at saka kanilang mga sisiyo. So yun, nagustuhan rin natin dito kaya tayo nakafocus sa native. Eh ano po, masarap po yung karne at the same time masarap din yung ano, yung mga ano natin dito tsaka mga itlog nila ibang iba talaga sa mga ano, mga itlog sa mga commercial eggs kasi nga po free range sila dito sa ating manukan. So makakain sila ng kung ano-ano, damo yan, kaya maganda po yung ano para sa kanila. So yun po, kaya po tayo nakafocus sa pag-native. Less gastos, less expenses, at saka kahit na ganon may production pa rin tayo dito sa ating native yan. Alam kong hindi masyadong madaling ano dumami kasi nga po limlim, pero ang kagandahan po sa limlim hindi na po tayo gagastos ng kuryente at the same time hindi na rin tayo magagastos ng mga yan, nag-transfer sila ngayon ng mga sisiyo dito sa ating ranging area para makaano na sila, maka gala ng mas malaki-laki na area. So yun. Kasi less gastos po pag native, kasi naglilimlim lang eh. So yung ating ipaprovide lang sa kanila is yung mga alternative na mga pagkain, food mixing lang tayo para hindi masyadong magastos dito sa ating mga manok. So yan po, tsaka mga vitamins, yan na lang yung mga gastusin natin dito sa kanila. Kaya yun, nagustuhan natin yung native na manok kasi nga po, isa rin dito is ano po, siyempre yung gastos natin yung pabahay, yung mga paitluga nila, at saka siyempre yung area. Siyempre kung wala po tayong area, wala po tayong paglalagyan ng ating mga manok. So yun, kaya po nagustuhan po natin itong ganito na negosyo kasi nga po pagkain po ito eh. So kapag sabihin natin yung pagkain, siyempre daily needs, hindi lang wants, kasi yung wants paminsan-minsan lang tayo bibili. So hindi tulad nito, araw-araw talaga kumakain yung mga tao ng livestock or karne nitong ating native. So araw-araw may kumukonsume nitong ating mga native. So yan yung nagustuhan ko po dito kasi masarap na at the same time sila pa yung pumuproduce at saka naglilimlim sa kanilang mga sisiyo. So yun po, at saka nagustuhan nyo po yung ating munting vlog ngayong araw na to. Yan, mag-focus lang talaga tayo sa isa na lahi kasi kapag pwede naman tayong hindi mag-focus sa ibang lahi, pero kailangan talaga natin na siyempre malaki yung area at the same time masegregate talaga natin ng tama yung area natin na masiparate yung mga heritage at saka yung mga native. Yan, kasi nga po lalong lalo na kapag wala po tayong incubator, yan, isa yan sa mga problema kapag hindi naglilimlim yung mga manok natin kasi yung mga heritage hindi po yan naglilimlim. So yun yung isa sa mga problema natin, kailangan talaga natin mag-provide ng kanilang incubating na incubator na ganyan.
si So yun po, tsaka thank you nga po pala sa mga nagsubaybay dito sa ating munting channel sa Saman Native Chicken. Sana nagustuhan nyo po yung ating mga contents dito tungkol sa pag paparami ng ating mga manok. So yun, thank you po sa inyong lahat and God bless po sa inyong lahat mga katukaan, and more blessings to come, and yun lang po, and bye bye. Thank you po. Happy farming.